Magandang araw po mga kapadyak, mga kaibigan. Again, Cycling Chef po. Sa pagkakataon pong ito, meron po akong isang panibagong recipe na i-share ko po sa inyo. Doon po kasi sa refrigerator ko, meron po ako nakitang tokwa, meron din pong ampalaya, tsaka meron pa akong tirang mushroom. Sa pantry naman, meron po akong black bean and garlic sauce. So naisip ko gumawa ng isang dish na involving those ingredients. So ang gagawin po natin ngayon ay fried tokwa with ampalaya in black bean in garlic sauce. Sige po mga kapadyak, sana po magustuhan nyo po. Samahan nyo po ako sa... Okay, ito na po ang mga ingredients na gagamitin po natin para sa recipe nito. Garlic, about 5 cloves. 1 red onion. 1 teaspoon of ginger, yun lang ilalagay natin. 4 shiitake mushroom. 1 tomato. 2 bell peppers. 1 bird's chili o labuyo. Aalisin po natin yung buto para hindi masyadong maanghang. 1 tablespoon of black bean and garlic sauce. Tapos kalahati ng ampalaya. Tsaka meron din tayong dahon ng sibuyas para sa ating garnish at extra flavoring. Tapos sisimulan na po natin ang pagluluto. Piprituhin muna natin yung ating tokwa. Okay, simulan na po natin ang pagluluto. Ang una po natin gagawin, i-blanch po muna natin yung ating ampalaya. Okay, tama na siguro yan. So after nating i-blanch yung ampalaya, to stop the cooking, i-running water po natin siya para hindi naman ma-overcook yung ampalaya. So we still got the bite at saka maganda yung color. So siyempre, we will season our water with about pinch of salt para meron na siyang lasa. Ngayon, pagka kulong-kulong na siya, lalagay po natin yung ampalaya. Tatakpan po natin para mas mabilis yung kanyang pagluto. Lalagay na po natin yung ampalaya. Yun. Tapos, tatakpan po natin yan. About a minute. Pagkatapos natin i-blanch yung ampalaya, i-rinse agad natin siya sa running water, running cold water, para hindi naman ma-overcook ang ating ampalaya. So, ayan na po. Meron ng isang minuto. Talagay ko okay na yan. Tanggalin po natin sa apoy. I-rinse po natin sa running water. So, simulan na po natin ang pag-ibisa. Painitin natin ang ating wok.
pag mainit na ang ating wok, ilalagay na po natin yung ating mga vegetable for saute, like garlic, onion, ginger, tapos yung white part nung dahon ng sibuyas natin o spring onion ay isasama po natin sa pagigisa yung white part. So ang gagamitin natin for garnish and last flavor sa ating dish, yung green part ng ating spring onions. So, ayan po, medyo mainit na po yung ating kawali, wok. So, about 3 tablespoons of extra virgin olive oil. So, pagsasama-samahin lang natin, medyo mabilis lang po ito kasi we're cooking on the wok. Ilagay po natin yung ating mga aromatic vegetable or yung ginigisa nating vegetable. Isaute it in a high heat. For about 2 to 3 minutes. So we put some salt on our vegetables. So every ingredient, nag-i-introduce tayo ng flavor. In this case, hindi natin masyadong lulutuin yung tomato. Kasi sa ibang mga recipe na ginagawa ko, normally, niluluto natin mabuti yung kamatis. In this case, I want it to be a little bit like that, medyo raw ng konti, to keep the acidity, to cut from the richness nung oil na nilagay po natin, tsaka nung black beans and tawag dito and garlic sauce. So we put the black beans and garlic sauce. We saute the black beans and garlic sauce to enhance the flavor and to incorporate it with the other ingredients. So by this time, lagay na po natin ang ating mushroom and then the peppers. Ilalagay din po tayo ng boiling water. Hindi ko nainit natin po nina para sa ating sauce. So, okay na yung sauce. Kasi mamaya, pag nilagay natin yung tofu, sisipsipin niya yan. Akala nyo, marami yung sauce, pero sakto lang yan. Kaya pag nilagay mo yung tofu niya, sisipsipin niya yan. So, let's taste the dish. Good. Okay, I like the flavor. Now, we add some fresh black pepper. And then, put some liquid aminos, Bragg's liquid aminos. Yan ang ating substitute para sa soy sauce. Maglalagay din pala tayo ng konting white sugar, about a half a teaspoon ng white sugar. Kainan po natin ang ating cornstarch. Ito po. Now the ampalaya. Look at the color of our ampalaya. Then, we give it a toss. Then the dish is done. Okay. Tapos na po. Turn off the dish. And then we plate. Mga kapadyak. Okay mga kapadyak. Ito na po ang ating finished product. Ang ating dish for today. Yun. Maraming salamat po nga pala sa pagtsatsagaan yung panonood sa aking mga videos. Sa inyong pag-like, pag-subscribe, at pag-share. Sana po huwag kayong magsasawa para sa marami pa nating healthy recipes in the future.
Again, maraming salamat po sa pagtangkilik. This is the Cycling Chef.